Welcome back mga kabotel. Tayo ngayon nagagawa ng video tungkol sa paano magparami ng bunga ng talong. At i-update namin sa inyo yung aming mga talong na aming pinuning. So, importante kasi na marami kagad ang bunga ng talong para, siyempre, pag maraming bunga, marami din ang kita. So, ito mga kabotel. Yung aming pinuning. Ayan. Ayan. Mayroon na siyang... Ayan na. Ito yung sinasabi ko. Isang sanga na ito, yung isang sanga dito, mayroong bunga. Ito yung isa din. Ayan. Yung apat na sanga ay may bunga na pwede na i-harvest. Harvestable na yun mga kabuti lang. Pero pwede hindi pa. Pero, harvest nyo na ito kasi. Mas maganda pag karantama ng ulang. Ayan o. Kaya lang isa medyo balok to. Ayan. So may apat na. Ito isa pa. Pero parang maliit pa. So hindi muna itong isa. So meron tatlo sa kagad sa isang puno. Ngayon, kung hindi ka nag-pruning, hindi ka nagkapon, ay hindi makakarbis ng ano. Na gano'n. Ano yun ito? Ito yung kinapuno. So, may bunga siyang tatlo na maliliit. At may isang, yung katantaman lang. At mayroong isang harvestable na. Ayan. Kung inyong mapansin, ang liit pala ng talong. Ayan. Ang maganda. Hindi ito na, mabuti ngayon, walang kasi nung tumitira sa talong. Pero may mga insekto. Marami insekto. Ayan. Tanda niyo ito mga kabote. Ilan yung buong ang talong niya? Mayroon siyang 6. Baliban yung mga buloklak. So, itong isa. Tignan nyo. Yan yung sabi na mayroon dalawa. Sabi ng isang sir, hindi daw lalakihan kasi nagpuning. Pero hindi naman yan. Maliit. Hindi naman kalakihan. Ito. Yan. Nakakuha ng dalawa. So ito mga kabote lang. Ito, yun sinasabi ko. Ito, tinanong nyo yung pagkakaiba ha. Ayan. Ito mga kabote, hindi na pruning. Hindi nakapon. Ayan, hindi yan nakapon. Mayroong isang bunga. Ayan. Yung pinanggalingan natin, nakapon, mayroong dalawang harvest ng bunga. Itong isang mga kabote, itong ito katabi nyo. Ayan. Mayroon siya isang bunga. Parehas dito. Ang pagkakaiba lang, mayroon siyang kasunod sa kabilang sanga. Na bawat sanga ay mayroong isa. Yan, ito, isa. Ito dito, isa. Yung sanga na dito, isa. Yan. At saka din sa kabila. So, lahat ng sanga may bunga. Ay, lima yung sanga. Ay, dito yung isa pa lang. Yung bumubunga. So, mas nakahuli ito. Yan pa sa isa. Tingnan nyo. Yan. So ito yung isa, may harvestable na. Yung sanga dito ay mayroon ng isang maliit ito pa. Yan, tsaka yung isa nandito. At yung nandito sa kabilang side, ito harvestable na. Harvest na natin 'to. Yan. So, naka-harvest na kagad ng dalawa. Ito dito sa isa. Yan yung ito. Ito na nyo ito mga kabote. Dalawa ito magkatabi. Itong isa hindi kasi prenoning. Itong isa ay prenoning ko. Pero. Yan. Tinan nyo. Ayan ang pagkakaiba. Meron siyang bunga. May mga bulaklak pa. Yan. So yan ang pagkakaiba ng tayo ay nagkapon at saka hindi. Ayan. Ito mga kabote lang. Ayan. Ayan. Mayroon siyang harvestable. Ibang variety ito ang talong. Sobrang itim. Ayan. Pero pwede pang ano. Tignan nyo itong isa. Ayan. Mayroon siyang ayan. So, itong dito banda ay, ito nyo,
Ito, tingnan nyo, oh. Ayan. Pero wala pa siyang bunga. Pero ang bulaklak niya ay ganda. Yan. So, pag i-compare natin itong mga, although siya ay i-compare natin sa baka sabihin niya mga kabutil na hindi naman ganang maganda yung talong mo, sir. Payat, oo, dahil hindi yan na aabunuhan pa. So, minsan lang itong inabunuhan at hindi naman naabunuhan kasi yung aking mga nagtatrabaho ay nagka-focus doon sa aming taniman ng palay. So, itong week na ito ay paabunuhan ko ito para makabawi habang bata pa. At ito ay medyo huli-huli ng konti, ilang araw na huli. Kaya siya ay wala pa siyang bunga. Yan. Pero ang gusto ko lang i-update sa inyo mga kabut, yung pagkakaiba ng yung nagkapon tayo at saka hindi. Kasi, tinan nyo, ito hindi nagkapon. Hindi ito kinapon. Ayan, kasi nag-iwan talaga ako ng ilan na hindi talaga ko kinapon kasi gusto kong maipakita doon sa aking mga nagtatrabaho yung pagkakaiba nung kinapon at saka sa hindi. Tingnan nyo itong katabi niya. Itong sa kabila, oh. Ayan. Ayan, oh. Ito ay although ito ay may bunga na maliit, ito ay nagbubulaklak pa lang, pero ito naman ang kagandahan dito ay halos lahat nitong 4-6 na sanga ay mayroon siyang bulaklak na magbibigay ng bunga. Although medyo maliit ng konti, pero ito, dalawa lang yung kanyang ito, tingnan niyo. Dalawa lang yung magbibigay sa kanya ng bunga. Itong sanga dito at saka yung sanga dito. So, dalawa lang. Katumbas ng 6. O, siyempre, mas lamang itong 6 at ito pala ito. Mas lamang itong 7 sanga. Ayan. So, although wala pa, pero malaking bagay yan. Yun ang gusto ko lang ibigay sa inyong idea mga kabutil. Na kung gusto niya magkaroon siya agad ng maraming harvest, maraming bunga, ay pag ang tanim ay nasa ang talong ay 8 dahon o 5-8 dahon, ay pwede nating putulin talbos para magkaroon ng sanga na pare-parehas ang laki. Although kasi ganito ito mga kabutil, nagsasanga din naman kapag hindi siya prinuning. Ang pagkakaiba lang, nagsanga siya, ay hindi siya yung ibang sanga maliliit compared doon sa iba. Unlike itong isa na halos pare-parehas, ang sabay-sabay. Ayan. So, mas maganda kung mas maraming sanga. So, ito mga kabutil na ibang nandito ay ito. Pero hindi itong ilan na. Ito meron din. Tingnan nyo ito mga kabutil, oh. Yung pinuning, oh. Yan, oh. Tingnan nyo nga naman, oh. Meron na isang bunga. Dalawang bunga dito, oh. Dito meron isang bunga. Yan. So, yung sanga niya ay 6. 6 na sanga na halos bawat sanga ay mayroong mga bunga. Di 6 kaagad. Maliban doon sa ibang sanga na tigda 2 na yung bunga. So, kung i-compare natin sa katabi niya, dito, ayan o, wala pa. Itong isang nandito, magkasabay lang yan siya nakatanim. At, ito naman o, itong isa din, ito yung kinapon o. Ayan. So, ito yung kabila mga kabotel o, yun o. Hindi yun kinapon. Ayan. Ayan. So, itong nandito sa kabilang side, ito kinapon. Yan. Kinapon yan. Tanong nyo. Merong bunga na halos lahat ng sanga may bunga din. Oh. Yan. Ito dito. Meron dito sa kabila. Ito pa. Saka ito sa kabila. Pero ito yung sinasabi ko. Itong isa dito. Ito hindi ko kinapon. Hindi ito nakapon. Yan. Oh. Yan. Ilan ang kanyang bunga? Isa lang. Parehas lang laki. Ito oh. Hindi rin na. Hindi rin ito nakapon ba ito? Yan, isa pa lang ang bunga. So, hindi ito nakapon.
Ayan. Yun ang gusto kong ibigay sa inyo na idea. Na ito naman ay sinasabi ko lang, binabahagi ko lang. Nasa inyo yung inyong gustong ganitong style o gusto niyo hindi kapunin. Pero ito binabahagi ko lang para mayroon kayong idea, para mayroon kayong pagpipilian o kung ano yung inyong gagawin. So, sana itong aming video ay makapagbigay ng karagdagang kalaman at choice kung ano yung gusto nyo. So, yun lang. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood ng aming channel. And then, shoutout sa lahat ng mga OFWs nandito sa Pilipinas na patuloy na nanonood dito sa iba't ibang probinsya. Ayan, maraming salamat sa inyo. And then, gusto ko rin hilingin yung mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga video na aming i-upload. Maraming salamat po. Ito si Sir Joel Palconetin Jr., isang grobe profession at isang farmer. Bye-bye.